Magandang araw po sa ating lahat. At nawa ay nag-uumapaw po ang joy sa ating mga puso today, especially this month is Christmas season. Ayan. So Merry Christmas in advance, everyone. And kahit nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, ay sana po ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Maari ba nating isigaw o sabihin kay Lord na thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ayan. So, panibagong araw na naman upang matuto tayo ng salita ng Diyos. At ang topic po natin today is for His deeds. So, marami po ang mga ginawa ang Diyos sa buhay natin na dapat po natin ipagpasalamat. So, sa nakaugalian na natin ay mayroon ditong dalawang katanungan, and please feel free lang po na i-share ninyo ang inyong mga thoughts or answers sa comment section. So, ito yung mga katanungan. Una, what is the best present anyone could give you? Kung may isang the best na regalo na gusto mong matanggap, ano yon? So, kung best ang pag-uusapan, para sa akin ay yung matanggap ko ang eternal life. Ayan, nang tanggapin ko si Jesus sa buhay ko. The best yon para sa akin. At kung sa material naman na bagay, the best yung siguro matanggap ko yung lupa at bahay. Ayan, sa panahon ngayon, maganda po ang magkaroon ng sariling bahay at lupa para sa akin. Okay. So, ikaw, ano yung the best para sa'yo? Second question is, besides salvation, what is the greatest thing you've ever received from God? So, para naman sa akin, aside sa kaligtasan na natanggap ko kay Jesus Christ, yung great gift na natanggap ko mula kay Lord, and currently natanggap ko mula sa Kanya, ay yung ang aking anak. Yan, ang aking unikaiha, isang pagpapala po at grace sa akin ni Lord na maipanganak ko ang aking anak. Great gift siya sa akin ni Lord kasi yun yung prayer ko na gusto kong matanggap this year at ibinigay niya sa akin. Ayan po, ikaw, ano yung greatest gift na na-receive mo mula sa ating Panginoon? Ayan. So, ang Bible verse natin for today ay nasa Psalms chapter 75 verse 1 at atin pong basahin. Sabi dito, "We praise you, God, we praise you, for your name is near. People tell of your wonderful deeds." Ang Psalms chapter 75 verse 1 po ay isang perfect verse of thanksgiving. Sabi sa verse, "People tell of your wonderful deeds." And bakit pong itong verse na ito ay isang perfect verse ng pagpapasalamat? Kasi diba, by telling of God's wonderful deeds, we show our thanks and give and bring Him glory. So diba, kung ibinabahagi natin ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin or mag-testify tayo ng Kanyang provision sa araw-araw na needs natin, miracles, yung kagalingan na na-receive natin tuwing tayo ay nagkakasakit, etc. Ito po ay isang paraan ng ating pagpapasalamat kay Lord. And that's the way to show gratitude. Na-appreciate natin si Lord sa Kanyang ginagawa sa buhay natin, kaya nagte-testify tayo. Okay. And sa verse na ito, makikita natin ang pagpapasalamat ng psalmist ng sumulat ng Psalm 75 verse 1. In this verse, the psalmist celebrates God's perfect justice, the fact that good will be rewarded and evil will be punished. So yun yung pinapasalamatan niya, ang hustisya, ang perfect justice ng Panginoon. He also celebrates God's power in holding the world together despite all the wickedness in it. So yun, pinapasalamatan niya ang Diyos sa pag-control ng lahat ng bagay. He also celebrates the fact that those who are arrogant and wicked will one day get what's coming to them.
So, yun po yung mga bagay na pinapasalamatan ng psalmist. Pinapasalamatan niya na ang Diyos ay hindi bias. Sabi niya, dahil ang kabutihan ay gagantimpalaan at ang kasamaan ay parurusahan. At pinapasalamatan din niya na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Despite sa kasamaan na nangyayari sa buong mundo, kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. So those are the deeds the psalmist wanted people to know about. So gusto ng psalmist na maunawaan ng mga tao na ang Diyos ay gumagawa ng magagandang bagay sa buhay ng bawat isa. And because his words have survived to this day, we can celebrate with him. So dahil naunawaan natin ang salita ng Diyos, pwede din nating gawin yung ginawa niya, yung pagpapasalamat niya sa Panginoon. And if we were to make a list, it probably would look much different than the psalmist. So kung magpapasalamat tayo sa Panginoon, hindi same sa kung ano yung pinapasalamatan ng psalmist. Pero meron pong mga bagay sa buhay natin na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Maraming bagay na ginawa ang Diyos sa buhay natin na pwede nating ipagpasalamat at ibahagi sa ibang tao. We might celebrate the good things that happened at work and school. So kung na-promote ka, naging honor student ka, kasalamatan mo yun sa Panginoon. We might celebrate the way we've grown spiritually at church. So kung nakikita mo yung transformation, yung changes na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, why not thank Him? Thank God for it. Right? We might celebrate our family bond. We might celebrate our friends. We might celebrate our ministry opportunities. It doesn't really matter what we celebrate. Ang importante, we praise God and share with others the amazing things He has done in our lives. So kung ang psalmist, yun yung pinapasalamatan niya, at tayo, meron tayong mga bagay na pinapasalamatan sa Panginoon, it doesn't matter kung ano yung mga bagay na pinapasalamatan natin, yung importante ay niluluwalhati natin ang ating Panginoon at ibinabahagi natin yung mga magagandang bagay, yung mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. Amen? And nawa ay maging ugali natin na ibahagi sa iba, sa ibang tao, kung sino si Lord at kung ano ang kanyang mga ginagawa or ginawa sa buhay natin. Let us testify always of His wonderful deeds to people. Amen? So, amen. At ngayon, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Pasalamatan natin si Lord sa lahat ng mga ginawa niya sa ating buhay. Let's pray. Father, we thank you so much for this day. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalakan, at maraming salamat sa iyong mga salita. Patuloy na tulungan niyo kami na magkaroon ng puso na always thankful and grateful sa iyong mga ginagawa at sa iyong ginawa sa buhay namin. Maraming salamat sa araw na ito. Ikaw ang gumabay at sumama sa amin, O Lord. Thank you so much. Itinataas namin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ayan po, maraming salamat sa pagsama sa akin sa devotional, at God bless, enjoy your day.